So guys, Pastor Anthony Philippus, in this channel, we will talk anything under the sun, biblical approach, and practical perspective. Please share, like, click, and subscribe. And don't forget to click the notification. Godspeed! Hello, good morning mga kapatid at salamat sa Panginoon sa pagkakataon na tayo ay muling nagsama-sama upang manalangin sa pamamagitan ng teknolohiya. Kung meron kayong mga Bible, makibukas kayo sa Romans 1 verse 19. Sabi dito, "For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek." So dito, in-emphasize ni Paul ang isang bagay na hindi siya nahihiya. Hindi siya nahihiya patungkol sa mabuting balita. Anong ibig sabihin ni Paul? Hindi siya nahihiya na makita sa kanya na isinasapamuhay niya ito, at hindi rin siya nahihiya na ito ay ibahagi, especially doon sa mga tao na kung saan willing silang makinig. At sa ating mga buhay, yan yung ating panalangin na ating tayuan ang salita ng Diyos, lalong-lalo na sa ating hindi lang sa pagtayo ay may kasama, kundi kahit tayo ay nag-iisa, upang sa gayon maging lifestyle natin yan. So dahil dyan, ang Panginoon ay mapapapurihan. At huwag tayong mahiya na i-share ang mabuting balita, especially doon sa mga kakilala natin, kaibigan natin, na kung saan nakikita natin na tanging si Jesus lang ang magiging solusyon sa kanilang mga problema at sa mga pinagdadaanan nilang mga sitwasyon. So sige po, yan yung ating ipag-pray at ipagpasalamat sa Panginoon. Panginoon, maraming po salamat sa iyong mga salita. At patuloy o Diyos, kagaya ni Pablo, tulungan mo kami Lord God na maisapamuhay ito sa araw-araw, hindi lang sa kung kami may mga kasamang tao, kahit kami ay nag-iisa Lord God, tulungan mo kami na lumakad ng merong integridad at ayon sa iyong katwiran at katotohanan ng iyong mga salita. Ganon din po Ama sa mga tao na kung saan nakikita namin nangangailangan ng iyong salita, Lord, bigyan mo kami ng wisdom and lakas ng loob na ibahagi ito sa kanila, Lord God. Maraming po salamat, Ama. Ito po yung aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. So muli mga kapatid, ang sinasabi ni Pablo, huwag nating ikahiyang isapamuhay ang salita ng Diyos. Huwag nating ikahiya na ipamalita, ibahagi ang salita ng Diyos. Especially doon sa mga taong nangangailangan nito at makikinig nito. Salamat. Godspeed. Meron akong magandang balita. Pakinggan nyo to. Siya, matutuwa kayo. Uli, mga kapatid, in-encourage ko ang bawat isa sa atin na patuloy tayong manampalataya sa Panginoon at huwag tayong sumuko dahil alam natin, konting panahon na lang at mababalitaan natin tapos na itong pandemic na to. Wala na yung virus na yan at tayo ay matagumpay sa pangalan ni Jesus. Huwag niyong kalimutan magbigay ng papuri sa Panginoon pagkatapos ng pandemic na ito. Salamat sa Diyos! Tagumpay tayo. Five hundred elite club members. Only a few will dare join. The harvest is ripe and the laborers are few. Together, we can make a huge difference in this world. Come join this club. You can make a difference. Hello guys, meron po tayong good news. Meron na tayong online Champions for Christ Bible Training Program. Now, ang tanong nyo, sino ba ang pwede mag-aral dyan, Pastor? Kung pastor ka, pwede ka mag-aral. Kung member ka, pwede ka mag-aral. Kung saka sa mga leaders sa church, pwede ka mag-aral. Kahit nga hindi ka born again, pwede ka mag-aral. Yung apat na yan, pwede mag-aral. Idagdag mo pa yung curious sa Bible. So, yung mga lima na yan ang pwede mag-aral. Now, ang gagawin natin sa online Bible course natin, meron tayong set up na class, meaning pwede ka sumama sa isang class and may schedule yun. So, doon kayo mag-online para mag-start ng Bible school natin. Meron ding also customized and catered for your personal need. Kasi ang katwiran ng
gusto, di ko pwede ng tatlong beses sa isang linggo pumasok, hindi ako pwedeng pumasok ng gintong araw, ang available ko lang is dalawang araw, kaya hindi ako pwede sa gabi, hindi ako pwede sa umaga. So ito na yung mag-eliminate sa mga reasons natin para ika nga matugunan. And I do believe God gave us the wisdom para talaga ma-address yung ika nga desire natin na makapag-aral. Yun nga lang, there are acceptable reasons kung bakit hindi tayo makapag-enroll. So, yung customize, i-PM mo lang ako or i-email mo ako kung gusto mong mag-enroll para i-customize natin yung schedule para sa'yo. And I do believe ang kalooban ng Diyos talaga, ma-equip tayo or sa atin na hindi pa natututunan ng Biblia, pag-aralan natin ng Biblia para mas lalo natin maintindihan at maunawaan ang plano ng Diyos at kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. So guys, ano pang iniintay nyo? Mag-PM lang kayo or mag-email sa akin para malaman ko kung interesado kayo. And I believe, mag-aaral kayo sa Bible School na to, your life will never be the same again. Godspeed!